And then, yung ating pong mga special activities, yung ating pong Mother's Day presentation on May 8. So, sana po eh, naghahanda na yung YPO natin. O, hindi po last minute, tsaka nyo iahanda po yung program nyo. So, sana po mapaghandaan po natin ito kasi once a year lang naman po natin sineselebrate yung parangal sa mga nanay. Di po ba? So, deserve naman po nila yung mapaghandaan talaga natin, yung presentation para sa kanila. So, sana po yung mga young people, aware na po kayo sa, ano nyo, sa dates nyo. So, you have how many weeks to go? 2 weeks? So, baka hindi nyo po namamalayan, napakabilis po lumipas ng oras at panahon. So, pa-remind lang po. Then, DBBS on May 4 to 7. So, yung mga bata po na gusto nyo pong i-register, makipag-ano na lang po kayo kay Sister Pia. Okay po? Okay, yung garage sale po natin, ongoing po, nasa baba po. So, nagpapasalamat po kami dun sa mga nag-participate. Nagdala ng kanilang mga lumang gamit para i-sale. And then, nagpapasalamat din po kami dun sa mga bumili. Kasi hindi naman po magiging successful yon kung hindi po nyo itatangkiliken yung programa na yon. Lahat po ng kikitain nun ay dadalhin po namin sa Children's Department kasi nga po malapit na po yung ating DBBS. So kung meron pa po kayong magustuhan, nasa baba lang po, i-approach nyo lang po si Sister Pia. Tapos doon naman po sa may gusto pang dalhin, welcome pa po tayo. Okay po, hindi po natatapos ngayon lang po yung garage sale natin. Okay? Hindi lang po gamit, hindi lang po damit ang pwede nating i-garage, kundi pati po yung mga gamit. Kung meron po kayong mga lumang mga gamit na gusto niyo pong i-dispose, at least na itulong niyo po sa Children's Department po 'yon. Okay po? So sana po may mag-approach pa sa amin na ano na gusto niyo pong mag-participate. Okay po, yun lang naman po. Bali, yun lang naman po yung ating announcement. Siguro naman po, hindi ako mahihirapan magtawag ng itong ating, ano, ating oras ngayon dahil po nasa 83 ang umaten ng camp. So siguro kung isa-isa tayo doon ay matatapos talaga yung oras natin para handang-handa doon sa preacher. Sabi nga po ni Ma'am Olive, baka nga daw po si Kuya Renny, closing prayer na lang daw po mamaya. So sana po, ibahagi nyo yung naging karanasan nyo dun sa First Family Camp, the entire Bulacan Churches. Ito po kasi yung kauna-unahan natin eh. Lagi po tayong kasama, lagi dun sa Iba Sambales. So first time po nating maki-join dun sa mga Bulacan lang. So sana po, makita nyo po yung magandang blessing. So, hindi na nyo po kailangan magtaas ng kamay. Kilala ko naman po kung sino yung mga sumama sa camp. Yung mga hindi ko pa naririnig dito sa pulpit, so yun na po yung tatawagin ko. Dahil ako po yung registration, kaya kabisado ko po yung sumama dun sa camp. Okay po? So, simulan po natin ang ating testimony time. So, ang unahin ko pong tawagin ay si Alisa Alcoriza. Parang hindi ko pa siya naririnig mag-testimony eh. Nakita ko po siya na sumama po sa camp natin. So pakinggan po natin si Alisa, paano pong naging pagpapala sa kanya ng camp sa Baguio. Okay, eto na po si Alisa. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakasama po kaming dalawa ni Joshua sa camp. Tsaka po may nadala akong bisita, yung kaibigan ko po. Tapos nagpapasalamat po kasi tumanggap siya sa Panginoon. Tapos may naka-fellowship doon kami na Bible student na tumulong sa amin na mapaliwanag yung about salvation tsaka sa Christian life. Ayun po, pag-pray nyo lang po sana na tuloy-tuloy ko po siya ma-follow up para po maka-attend po dito ulit tsaka... Yun lang po. Tsaka
Yung si Joshua po, nagpe-pray ko po na mag-revive dun sa, nga po sa camp. Sana po magtuloy-tuloy rin po siya sa camp. Tsaka yung mga blessing po sa akin, yung mga preaching, tsaka yung tungkol sa sanctification, yung lalayo sa worldliness, yun po, mga preaching po talaga nakaka-bless. Tsaka yun lang po. Amen! So, pero meron po tayong main event. Meron po tayong tatawagin mamaya. Main event yun. So, mamaya na po yun. Painitin muna natin yung pulpit. Para po pag sumalang sila, silang mag-asawa, eh, maganda-ganda na po yung kondisyon. Okay po? So, sabakan po muna natin. Yung dapat pong magiging miss campers ng Baguio. Kasi po, overqualified po siya na maging miss campers. Kasi po, sobrang dami po natin. So, dihado naman po yung iba na lalaban pa tayo. So, undefeated po yung ating pambato. So, tawagin po natin si Becca Espanyola. Yan. Good afternoon po. So, yun. Di po totoo yun. Kasi pinilitan po kasi ako ni Kuya Edmond eh. Sabi niya kasi suntokin niya daw ako pag di ako tumayo. Kaya yun po. So, marami pong blessing sa akin dun sa camp. Yung mga preachings po, sobra pong napakaganda po. At marirealize po natin na we have only one life, na kailangan ipagamit natin yung buhay natin para sa Panginoon. So, yun po. Saya po kasi po, gusto po talaga sumama ng camp kasi po hindi po ako nakasama nun sa Zambales. Kahit na wala pa akong pang-camp fee, sabi ko, mama, sasama ako sa camp. Tapos yun, sasama daw si Kuya Ay, lilibre niya daw ako. Kasi hindi natuloy si Kuya Ay. Kaya ayun, ako na lang po yung nakasama sa amin. Sa pamilya po namin, ako lang po yung nakasama. So, hindi po nakasama sila, mama. So, yung isa ko pong pinaka naging blessing po sa akin doon, yung preaching po ni Pastor Darwin Antaso, yung purpose po ng buhay natin dito sa lupa. So, di po, sabi po doon kasi na hindi naman lahat ng tao tinawag ng Panginoon para maglingkod sa kanya fully kagaya ng pagpapastor. So, merong ibang calling ng Panginoon kagaya ng sa mga ibang ministry. So, ako kasi parang nakita ko yung purpose ko nung habang nakinig ako ng preaching, sabi ko sa Panginoon, Lord, pakita niyo po yung kung ano po yung kalooban niyo sa akin na magawin ko po dito sa lupa. So, ang pangarap ko po kasi maging abogado. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging lawyer. Pero nung nandun ako sa camp, na-realize ko sabi ko, gusto ko na lang pala maging milyonaryo. Kasi na-appreciate ko po yung mga pastor doon, tsaka yung mga pamilya ng pastor, yung mga pastor's wife, yung pastor's family. Yung hirap po ng buhay na binibigay nila para lang sa Panginoon, para lang akayin yung mga tao na wala sa Panginoon. So, sobra ko po silang na-appreciate. Sabi ko, gusto kong maging milyonaryo kasi gusto ko silang tulungan. Sabi ko, pag marami kang pera, makakatulong ka sa ibang tao. Sabi ko, Lord, gusto kong maging milyonaryo para maging financial supporter ako ng mga pastors, kagaya ng mga ginagawa sa camp at yung iba pa nilang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. So, yun po yung prayer ko po ngayon, kaya ayoko na po mag-lawyer, gusto ko na po maging millionaire. So, yun lang po, maraming salamat po sa Panginoon. So, yun nga po yung natutunan namin dun sa camp, na hindi naman necessarily na pag nag-forward ka, is magpo-full-time na magiging pastor ka kagad. Kasi nga po, iba-iba nga po daw tayo ng calling. May calling po tayo for financial, may calling po tayo para suportahan yung ating pastor, at may calling po tayo para magpastor. Pero wala pong calling para magpastora. Ha? Yun lang po yung malinaw doon. So, ang maganda pa dito sa camp na to, yung last day na nag-forward, talagang honest sila kung ano yung nararamdaman nila. Merong siyam na buwan. May siyam na buwan na daw siya. Yung pala, siyam na buwan na siyang Kristiyano, parang wala pa rin nangyayari sa buhay niya. Yung isa naman, naiihi. Sa sobrang nervyos. Diba?
Yung isa naman nakatulog, pinatulog ng boyfriend para hindi mag-forward. So talagang honest to goodness talaga yung mga sinabi nila doon. So nakakatuwa. So maririnig pa po natin sila. So tumawag po tayo si Chloe Rivera. Oh, sasamahan pa ng nanay, oh. Chloe. Hindi ba wala ka bang napakinggan? Ha? Mamaya na daw. Oh, sige. Paghanda ka, pero tatawagin kita ulit. Oh, Alex. Nasaan ka, Alex? Oh, si Alex Iran. Good afternoon po. Wala po si Pastor eh. Pero siya, papasalamat po sana ako kasi po siya po yung nag-sponsor sa akin. May dalawang bagay po akong natutunan sa camp. Una po, there should be a trusting confidence. Pangalawa po, there must be a total commitment. Yung there should be a trusting confidence, so pipreach lang po ako saglit. Sabi po kasi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sabi po ng Bible. I want to make it a crystal clear po para po ano. The Bible does not lead us to believe that we are not to be without understanding. God wants us to understand. But He does not want us to lean on in our own understanding. Sabi po sa Proverbs 3:7, hindi nyo po na, ano, paki-flash nga po. Sabi po sa Proverbs 3:7, advices po, be not wise in thine own eyes. The reason is, God is not saying that we are not to use the sanctified wisdom He gives. He is teaching us, though that we are not to trust in our own understanding, and we are not to be wise in our own sight, God wants us to operate with His wisdom and knowledge. Yun po yung gusto pong sabihin dun sa Proverbs 3:7. Yun po yung una kong natutunan. There should be a trusting confidence. Pangalawa po, there must be a total commitment. In Proverbs 3:7 po, ay 3:6, acknowledge Him in all thy ways and He shall direct thy paths. God asks for a complete commitment to Him, which acknowledge Him as Lord over every area of our life. Acknowledge Him as the one whose right it is to rule over our life po. Yun po. Gusto pong yan doon. Sabi nga po ni Dr. Stephen Allport, kung di nyo po na ano, yun po yung missionary sa Africa eh. Talaga pong nag-aral ako eh. Nagbulay-bulay ako sa mga natutunan ko po sa ano, camp. Sobra pong tahimik kasi, tsaka napakasarap ng kalikasan. Maiisip mo yung mga bagay na hindi mo kayang isipin sa ano. Sobrang ano po. Sabi po ni Dr. Stephen Allport, this one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Sabi po niya yon. Missionary po siya sa Africa, pero sa kasamaang palad po, namatay po siya kasi po nagkaroon po siya ng sakit. Pero sa letter po na yon na sinulat niya po, you know, to do God's will is the highest achievement of any person. Success is not spelled money. It is spelled fame. Success is rather continuous realization of God's will. What's God's desire? What's God's wants for our life? Yun po yung nakikita ko po doon. Kaya po, kung tutuloy man po natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan po malaman po natin yung duty natin, privilege, exciting thrill, at yun po yung to do God's will. Yun lang po. Thank you po. Sabi ko na nga ba, may calling to eh. Ayaw lang eh. Humahawak lang dun sa bangko nung nag-invitation eh.
Talagang sabi namin, kaya siguro hindi ka makasampa-sampa ng barko eh, may calling ka eh. Ayaw pang aminin sa amin eh. So, maganda po yung sinabi niya na talaga po dapat malaman natin yung clear path na kung ano yung purpose natin dito sa mundong ito. Di po ba? So, sana po, maano nyo po yun, mas maunawaan po natin kung ano po yung purpose natin dito. To commit yung ating buhay dahil iisa lamang naman po ito. Gusto niyo po bang marinig yung mga nag-forward dun sa camp? Kung bakit sila nag-forward? Kasi hindi naman po lahat ng nag-forward dun ay magba-Bible school eh. Di po ba? Pero may mga nag-forward po dun na magba-Bible school. Pero maganda pong marinig nyo, bakit po sila nag-forward? Kasi kami narinig namin eh, kaming mga sumama. Kayo hindi nyo narinig. Gusto namin i-replay, pero sila yung magre-replay. Okay? Gusto nyo po ba yon? Parang nawawala yung mga taong mga nag-forward ah. Okay. Gusto ko pong tawagin yung nag-forward na talagang na-bless po kami nung introduction pa lamang po ni Pastor sa kanya. Kasi po, lahat po nung nag-forward, ini-interview po. Yung last day po nung camp, yung last message ni Brother Ebert, after po nun, so nagkaroon ng invitation, after po ng invitation, pina-forward po yung nagtaas ng kamay. Then after po nun, dahil si Pastor po ang camp director, in-interview po ang bawat isa kung bakit, ano yung purpose nila, nag-udyok sa kanila para mag-forward sila. So gusto niyo pong malaman? Okay, unahin po natin yung nakababata, si Nanay Cora. Nay, share niyo lang po yung sinabi niyo dun sa camp para naman po mas lalo po silang ma-encourage dun sa ako ano po yung pinorward niyo. Diyan na lang po, gusto niyo diyan na lang? Danga po na sa inyong lahat. Kasi noong pagtawag ng pastor ng invitation, akala ko ho, yung parang ginagawa natin dito na lahat-lahat tayo. Hindi sa madalit-talita ho, nauna pa ako. Ang lakas ng loob kong nanguna ako, no. E di siyempre, noong naman nung ano, di lahat naman ho kasi nakapikit. E nung imulat ko ho yung mata ko, sabi ko, baka ako lang ata ang nag-forward at saka yung mga ano. Di halos kabang-kabaho ako. E di lalo na sinabi ng pastor na wag daw muna uupo, akala ko upo. E sabi ng pastor, wag muna daw. Kaya i-interviewin daw isa-isa. E di lalo naman akong kinabahan, eh, halos lahat ng ganyan. E palibasa ko kasi, mahihiyain ho ako talaga. Kahit na nung nasa Batangas ho kami, bihira ako magpatutuo. Eh, kaya nga ako napapasalamat po sa Panginoon kasi sabi ko nga, parang nahihiya nga ako. Sabi ko nga, bakit ako lang nag-forward? Eh, yung iba yung mga kabataan lang. Kasi ang invitation naman doon, yung mga gustong maglingkod, Bible school. Eh, kaya nga ho, nagpapasalamat din nga ho ako kaya kahit papano, na-forward ko ho yung sa buhay ko. Inisip ko nga ho, sabi ko, siguro naman hindi naman lahat ng nag-forward, yun lang ang ano nila sa buhay. Eh yun nga ho, na-share ko nga ho na kaya nga ho ako, sabi ko sa biyaya ho ng Panginoon, na binibigyan ako ng kalakasan ng pangatawan para sa makapaglingkod pa ako sa kanya ng mahaba. Para sa ganun nga ho, madala ko lahat yung mga pamilya ko sa kanya. Kasi dati na ho silang mga Baptist. Kaya sa ano, sa madalit-talita, ako lang ho nagpatuloy hanggang sa ngayon. Kaya sa halos ho lahat, talagang sila lang ho ang lagi kong iniluluwa sa Panginoon na madala ko silang muli dito. Dahil dati naman ho kasi silang mga anak ng Diyos. Kaya sa biyaya ho ng Panginoon, di ako nawawalan ng pag-asa na sa tulong niya, muli ay madadala ko sila sa Panginoon. Yun lang po, marami pong salamat. Okay po. So, yun. Gusto ni Nanay, madala niya yung kanyang mga anak
sa dito, mailapit niya sa Panginoon at magkaroon din sila ng kaligtasan na ating tinatamasa ngayon. Ayun lang. Yun naman po yung ano niya. Dalawa po sila eh. Dalawa po silang nag-forward. Yung isa, si Nanay Cora. Pangalawa, yung nanay ni Brother Aris. So, akala po nung nanay ni... Sabi po sa akin ni Brother Aris, sinundan lang si Ira kasi si Ira nag-forward. So, pag sunod niya, hindi niya pala alam. Kakausapin pala siya doon. Kaya naupo si nanay. Okay po? O, sunod po yung ano... Ano po bang gusto nyo? Yung pastor's wife o yung magba-Bible school? Magba-Bible school. Okay, sige, tawagin po natin si Wendy. Ayun po, ano, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon na nakasama po talaga ako sa camp na yon, na revive po talaga ako sa mga preaching po. Ayun po, kasi po nung time po na yon, nung bago po ako sumama sa camp, ayun po, nagkaka-burden po ako kasi, ayun nga po, di ba po, nung bago po ako mag-board exam, tumayo po ako, nagtestimony po ako at sinabi ko pong mag-Bible school po ako. Tapos nung lumalapit na po siya, di ba nga po hindi ako nakapas ng CPA board exam, tinatanong ko si James kung anong gagawin ko ngayong malapit na naman yung June. Sabay sila eh, yung pasukan ng Bible school, tapos pasukan ng para sa review center. Tatanong ko kasi naguguluhan po ako kung magba-Bible school ako o magta-take ako ulit ng board exam. Kasi po nung time po na yon, nung mga after po nung CPA board exam, na-depress po kasi ako noon eh. Pero hindi ko pinapakita kila mama. Si James lang po nakakaalam na na-depress ako noon. Pero ano po, ayun, yung parang nararamdaman ko po na kaya na lang ako nabubuhay sa araw-araw kasi gumigising ako, ganun. Parang life without a purpose. Bali po nung sa preaching po sa camp, nung nag-preach po si Pastor Darwin, ayun, na-bless po ako dun sa sinabi niya na yung kay Miles Monroe po na ano, the greatest tragedy in life is not death, but living a life without a purpose. Ayun. Abali, na-bless po talaga ako doon sa preaching na yon. Tapos, sa mga susunod pa po na preaching, hanggang sa dumating po doon yung kay Pastor Dong po na preaching, yung about po sa naguguluhan po siya kung tinawag po talaga siya ng Panginoon at naging way po si yung wife po niya para po magpatuloy po siya. Tapos nakita ko po yung sa situation po namin ni James, parang ganun po na nakita po sa kanya na parang naguurong-sulong po siya sa calling niya. At nung una pa lang naman po, nung 7 years ago, ay ano po, naramdaman ko talaga po na may calling po ako na mag-pastor's wife. At dinala niya po ako na nakilala ko nga po si James. At ayun po, na-confirm ko po talaga na may calling po akong mag-pastor's wife. So, lumapit po ako doon, nag-forward po ako. Dahil, yun po, nag-decide na po talaga ako mag-Bible school kahit na po madami pa po akong worries. Ayun, ang pinanghawakan ko na lang po yung verse na Matthew 6:33. Na po, seek first the kingdom of God and all these things. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Ayun po, nagpapasalamat po talaga ako dun na nakasama po ako sa camp dahil ayun po, nagkaroon po ako ng revival at ayun po, mas naunawaan ko na po, mas na-enlighten po ako sa Christian life at nagkaroon po talaga ako ng peace of mind nung sumunod po talaga ako sa Panginoon na magbo-Bible school po ako. Yun po, salamat po. Okay. Talaga po, yung pagkuha po ng board exam, hindi po madali. Kasi po, ano po yun eh, hindi po yung kalaban nyo yung board exam. Yung ang kalaban nyo, yung nakapaligid sa inyo. Yun lagi po namin tinitignan eh. Mahirap po talaga mag-board exam. Hindi po kagaya ng mga courses na walang board exam. So, pag nakapasa kayo, okay na. So, hindi kagaya po ng may mga board exam. Talagang ang laki po ng trauma. Especially kapag hindi mo nakuha ng first take,
So, ang tingin mo parang down na down ka. So, sa biyaya lang ng Panginoon, siya naman lahat ang nagbibigay sa atin ng talino eh. So, diba? Hindi naman natin ito kaya ng mag-isa lang eh. Okay? So, ano nga po, si Wendy nga po, ang iniisip niya, yung tungkulin niya sa bahay at yung pagba-Bible school. So, hindi rin naman po madali yun, di po ba? Dahil lagi pong yan ang consideration eh. Pero, ginawa nga pong example ay si Dennis. So, bidang-bida po talaga ang Marilaw doon. Kasi yung nag-preach po si Pastor Dong, ang ginawa niya po, preaching with testimony. So, ang ginamit niya pong mga testimony is yung mga tiga Marilaw. Una si Dennis, pangalawa si Pastor Ernie Sayas. So lalo silang nainggan niya dahil si Brother Dennis, nagtatrabaho sa umaga, nag-aaral sa gabi. Kaya nga po, sabi nga po ni Pastor, kahit nga daw po bumabagyo, nandun si Dennis. Kasi si Pastor Atin, nakikita ba kayo? Nakikita kasi na ni Pastor Atin. So yun po, so hindi po ganun kadali. Pero sinabi nga po ni Pastor, yung Bible School is dinesign hindi para sa mga regular students. Dinesign siya para dun sa mga gustong mag-Bible School na nagtatrabaho para hindi po talaga totally maging hindrance. So in preparation for 3 years, hindi po kagad struggle kagad yung mga nag-aaral. Ang struggle na lang po is, paano mo gagampanan yung lahat ng gawain mo because of your time? So talagang commitment. Okay po? So, isa pa pong nag-forward. Ah, si Melissa, nag-forward to eh. Nag-forward to. Ha? Konti lang. Magandang hapon po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-camp uli pagkatapos kong mag-camp sa Zambales. Saka ang blessing doon kasi nasama namin yung nanay ko. Ang prayer ko talaga sa Panginoon na parang niloob na rin po ng Panginoon na makasama po yung nanay ko kasi yung bayaw ko po na galing ng Qatar, nagpunta po ng Qatar para po magtrabaho. Umuwi rin po siya nung April 15. Inaalala po namin kung sakaling hindi po siya makakauwi, hindi po makakasama yung nanay ko. Pero dumating po siya nung April 15, tapos yun nga po, sila po muna yung pinagbantay po namin, pinag-add po namin sa negosyo po namin. Kaya nakasama po si nanay sa Baguio. Nag-forward po ako nung last day kasi ang prayer ko din sa Panginoon, malaman ko kung ano yung purpose ko, saka yung parang meron kasing gumugulo sa isip ko, saka parang di ako mapakali pagka nandun ako sa isang lugar na hindi pa ako nakakapunta. Pero, lagi kong iniisip kasi kung ano yung dahilan kung bakit yung talagang purpose ng buhay ko. At narinig ko doon sa preaching ni Missionary Ebert, yung about sa calling, about sa mga taong kailangan pangmaligtas. Calling about sa highest calling ng pagiging isang pastor's wife. Kasi sa to lang po, ang akala ko talaga, ang may calling lang talaga, yung pastor. Kasi sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi naman po ako lalaki. Pero yung palang calling, nagmumula pala sa desire yun na kung saan yung puso mo at itinalaga mo na yung puso mo na maglingkod sa Kanya at i-separate mo yung sarili mo sa mundo para maligtas pa yung mga tao na hanggang ngayon
ligaw pa rin. Kasi ako din dati, walang direksyon yung buhay ko. Hindi ko alam talaga kung ano yung gusto ko sa buhay ko. Pero nung marinig ko yung mga preaching, yung mga lesson dun sa camp, unti-unti, naliwanagan yung isip ko na sa bilang isang Kristiyano pala, hindi tayo dapat ano basta-basta ano yung nagpapaano sa sinasabi ng iba. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, ikaw dapat nakakaalam kung ano yung gusto mo para gawin para sa Panginoon. Kaya ang pag-forward ko, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ano man po yung nais mo sa buhay ko, yung po yung mangyari. Kung tinatawag mo ako na mag-Bible school, wala naman po akong karapatan na tanggihan ka kasi, ano, niligtas mo nga ako na kahit na makasalanan ako, minahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Kaya wala akong karapatan na tanggihan ka. Kaso dun sa camp, parang nandun pa rin yung pagdadalawang isip ko kung iiwanan ko ba yung gustong-gusto ko kasi yung ambition ko kasi sabi nga ni Pastor, yung sa lesson namin ni Pastor Jerry, kailangan kung talagang fully surrender ka, kailangan meron kang i-give up kasi hindi mo pwedeng pagsabay. Kasi nga diba sabi sa Bible, you cannot serve two master. Kaya doon pa rin ako nag-i-struggle kung iiwanan ko ba yung ambition ko over sa Panginoon. Kaya siguro hanggang ngayon, di pa rin ako natatahimik. Kasi hanggang ngayon, parang pinipilit ko pa rin yung sarili ko na wag nang, na manatili na lang kung saan ako nandun, doon nga po sa tindahan namin. Pero nandun pa rin yung, yung parang di ka mapakili eh. Parang tinatawag ka pa rin na mag-Bible school talaga po ako eh. Kaya po, pag-pray nyo lang po ako, na kung talagang nice ng Panginoon na mag-Bible school ako, bigyan niya po ako ng wisdom na itama yung aking yung puso ko sa kayo isip ko na magkaroon po ng ng kaliwanagan upang sa ganun masunod ko na po yung niya, yung nais niya. Yun nga po maging isang pastor's wife. Yung po pala talaga yung gusto niya para sa akin. Kaso pinipilit ko pa rin, ayaw ko pa din eh. Kasi nga po, ang daming parang, yung dami kong iniisip, yung parang iniisip ko na, sige, gagawin ko tong, manatili na lang ako sa tindahan namin. Kasi gusto ko maging, mayaman para matugunan yung pangangailangan ng church. Pero ang higit na gusto ng Panginoon, yung ma-save yung mga tao, yung magkaroon sila ng kaligtasan. Yung para, yung abutin natin sila para, kasi diba sabi sa Bible, kapag ka ikaw, mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ano yung purpose mo, baliwala ka lang. Hindi ka nag-i-exist. Wala kang karapatan na maging kung ano yung gusto mo. Kaya ang nais ng Panginoon, ang bawat tao, abutin natin. Kaya isa ako sa mga parang nakukonsensya rin ako kasi yung mga tao sa paligid ko, hindi ko man lang, andun yung pagnanais ko na ma-sharean sila, pero kulang pa ako sa knowledge para ipaunawa sa kanila na ganito yung nais ng Diyos sa buhay nila. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kayo po talaga ang tumatawag sa akin, gumamit kayo ng mga tao para malaman ko kung ano yung nais mo sa buhay ko. At natutuwa ako dahil Sister Wendy, kinausap ako tungkol dun sa about dun sa, parang nais siya talagang pag pumasok ako sa Bible school. Pero alam ko ginamit siya ng Panginoon para para makapag-decide ako na ngayong pasukan po,
sana po nandito si Pastor pero wala eh. Pero nag-decide, para makapag-decide na rin ako na papasok na talaga ako sa Bible school. Kasi hindi na talaga ako matatahimik. Parang ayaw na akong patahimikin ng Panginoon kung hindi ako pupunta sa Bible school. Thank you po. Okay, so yun. Kasi po yung pagpasok po sa Bible school eh, dapat po hindi yung dahil lang po naging yung crowd ay naano yung emotion mo, eh Bible school ka na. So kailangan pag pumasok ka sa Bible school, talagang tatapusin mo yung 3 years. Kasi, di ba sabi nga kanina, yung testimonya mo, yun yung pangahawakan mo eh. Eh paano kung papasok ka ngayon, tas lalabas ka na naman, papasok ka na naman ulit, sino naman niniwala sa'yo? Di po ba? Dapat, kung talagang desidido ka, tapusin mo yung 3 years, and then, dun ka mag-decide kung ano yung gusto mong gawin. Di po ba? O, sino pa po ba yung gustong mag-testimony? Aside po rin sa mga tinatawag ko, dun sa mga sumama sa camp. Bago ko po tawagin yung main event. Okay po? Wala pa po yung ano eh. Ako po, ano eh, sa camp, talagang hindi po ako pinatulog nung camp. Bakit po? Nasa akin po yung pera nung camp eh. Sa akin po yung registration ng lahat ng churches. Nasa akin yung registration natin. Tapos, yung offering sa akin pa binigay. Tinatanggihan ko na nga po yung offering eh. Binibigay ni Kuya Rennie kay Pastor. Tapos, pagbigay ni Kuya Rennie kay Pastor, sabi rin sa kanya, kay Brother Hill. So, nasa akin po, yung sling bag ko po, kasama ko po siya kahit saan ako magpunta. Kahit po maligo ako, sasabit ko po dun sa CR. Mahirap na po, 162,000 po yung hawak ko plus 8,000 na offering. Sabi ko nga po kay Kuya Rennie, hindi ako makatulog. Sabi niya, huwag ka dyan pumwesto. Kasi yung kama ko po, kasi kami, si Tatay Ray, si Russell, si Kuya Rennie, ako. Apat pong magkakadikit yun. Kaya sabi niya sa akin, huwag kang pumwesto dyan sa may bintana. Kasi yung kama po namin nasa may bintana. Oo nga, no. Di pa rin ako makatulog kahit pumwesto na ako sa paanan ni Russell. Ang ginawa ko, kinuha ko yung lock nung dorm nung mga babae, nilock ko yung bag ko, tsaka po ako nakatulog. Kasi po, ang hirap po eh. Last day, pagkatapos po nung camp, baba po ako sa dining, bilang po ako ng pera, niles ko po lahat yung expenses. Tapos hindi po dapat ako nawawala kasi si Pastor Atin, lagi akong hinahanap. Kasi sa akin po kumukuha ng pamalengke. O Brad, kailangan ko ng 10,000. Brad, kailangan ko ng 8,000. Brad, kailangan ko ng 6,000. So dapat po lagi kang present kasi mamalengke sila. Pag hindi po sila, hindi mo agad sila binigyan ng pang pera, hindi sila makakapamalengke. E di wala kaming kakainin. So kailangan, visible ako. Kaya nung nga po, nung last day, 1 o'clock sila, nagpe-fellowship na sila. Ako nasa dining, nagkukwenta. Kasi magre-report na si Pastor eh. So, ang panalangin ko lang, Panginoon, huwag po sana akong ma-deficit kasi wala po akong pang-abono. Alam niyo po ba, dun sa kinuwenta ko, sumobra pa po ako ng 1,500 pesos. So aside po dun sa total computation, binigay ko po yung kay Pastor, tapos binigay ko po yung sobra pa rin kay Pastor. So, pasalamat po ako sa Panginoon. Hindi ako nag-deficit, sumobra pa ako dun sa kwenta. So, mas maganda po yun kesa sobra ako sa kwenta, kulang ako sa pera. So, yun po, hindi naman po naging burden sa akin yung trabaho, pero ayoko lang po talagang ma-burden si Pastor. Kasi siya po yung ano eh, camp director. So, kung aasikasuhin niya pa po yun, so hindi niya po mai-enjoy yung camp. Kasi siya po yung ano eh, siya po yung pinaka-head nung camp eh. So lahat po ng desisyon sa kanya nang gagaling. So kung aasikasuhin niya pa po yun, eh mabe-burden po talaga si Pastor. Ako nga po, kwenta ng kwenta. Len, tulungan mo na ako. Para nakikita ko tama yung track namin. So salamat naman po sa Panginoon. Natapos po yung camp. At wala pong naging deficit. At wala po kaming binayaran na damages dun sa camp. Kasi yung 2,500 po, deposit po yun.
So iti-check po nung katiwala nung camp kung may nasira po tayo. Doon po aawasin yun kung ano po yung nasira. Wala naman po tayong nasira, madumi lamang po yung mga CR ng lalaki. Alam niyo naman po yung mga lalaki. Basta makapaligo, okay na. Hindi kagaya po doon sa babae, may tigalinis po. Doon po sa amin, wala. Okay po? So maganda po, masarap po. At yun nga lang po talaga, talagang hindi ko lang po talaga maiwan yung bag ko. Kahit kanino, hindi ko po mapagkatiwala eh. Kasi 160 plus po yung laman nun eh. So, salamat po sa Panginoon. So, wala na pong ibang magta-testimony. Tatawagin ko na po yung main event natin. Ah, si Ma'am Olive, si Ma'am Olive, si Ma'am Olive muna. Wait and see. Wait and see. Good afternoon po. Gusto ko lang pong i-share din sa amin dahil yung accommodation po, hindi kami nakasama sa accommodation po ng mga campers. Kasi po, nung pagdating namin doon, masamang pakiramdam ng brother ni Mr. Ko, si Willis. So, sabi niya, kuya, makakatulog ka ba rito? Sabi niya, so, hindi siya makakapagpahinga. So, andun si Pastor noon, Pastor, meron ba kaming pwedeng inn or hotel or condotel or apartel o naman basta hindi doon kasi hindi siya makapagpapahinga. So si Pastor, kung natatandaan niyo yung kinukwento niyang member ni Pastor Sauco na pinamanahan ng mga millions-million. So tinawagan niya kasi may hotel doon. So nung tinawagan niya, so in-endorse na niya kami doon. So in short, doon nga po kami nagpunta. So, akala namin kami lang yung grupo na pamilya, yung bali, anim kami, si Grace ako, si Daddy, yun, yung kami dun sa ano. Tapos yung pala, sila Brother Rayleigh, doon na rin pala mag-stay. At tapos sila Pastor Ernie, sunod-sunod po kami dun eh. So, nung pagdating namin dun, andun si Ma'am Malu, yung may-ari talaga. So, kayo ba yung member ni Pastor ni Paring Boots na from Marilao, sabi niya, yes po ma'am. So, nung in-approach kami, picture-picture tayo. So, nag-picture siya pa, yung nag-invite sa amin na mag-picture. Napaka, alam mo, sabi ko, ang yaman-yaman na nitong sister na to, napaka down-hearted siya, down-to-earth siyang tao. Tapos, so, nag-picture kami, in-entertain kami, in-accommodate kami, very accommodating siya. So, yun ang nakita kong unang-unang personalidad ng isang tao na sabi ko, ang mga binibiyayaan ng Panginoon talaga hindi binabago ng material na bagay yung pagkatao ng isang tao. So totoo 'yon na sabi ko sana one day maging ganito rin ako o mas alam mo 'yon yung ganon. So nag-stay kami doon. Hindi na kami nag-attend ng morning devotion doon kasi free naman yung breakfast. 'Di ba? Nag-check-in ka na. So, libre ang breakfast. So, ang ginagawa namin, nag-suggest si Brother Willie kay Pastor na, Pastor, pwede po ba na doon na lang kami mag-devotion since na andun din si Pastor Ernie and family. Doon na lang kami, tapos doon na rin kami mag-breakfast. So, yung ticket namin na for breakfast doon sa camp, pinamigay na lang namin. Yung hindi namin naikain doon para naman may pandagdag doon sa breakfast. So, nag-devotion kami. First day is tungkol po kay Jonah. Na yun nga gusto ng Panginoon na dalhin si Jonah to preach doon sa na mag-minister sa Nineveh pero instead of going there pumunta pa siya sa Tarshish, 'di ba? Eh yun ang gusto ng Panginoon pero at the end of the day nagpaganon-ganon lang sa Nineveh rin pala siya pumunta. So ngayon, naging maganda yung devotion namin. Pagdating namin sa camp, tungkol kay Jonah ang pinag-uusapan. So sabi namin, all things work together for good to them that love God. Kasi yung message pala, na hindi namin alam na yung message na sa devotion namin is the same thing doon sa inyo, doon sa camp, pag naandun na kami. So, yon isang blessing. And then pangalawa, yung mga staff ni Ma'am Malu na naandun, anong first day pala, before, kasi ang call time namin is 6 o'clock ang devotion and then breakfast. And then after breakfast, pupunta na kami sa camp. Imagine ha, kung di nyo lang nalalaman, akala namin yung layo ng from camp to the city is malapit lang 1 hour ang travel. Eh kung matraffic pa, di ano, nagmamadali kami. Pero ang maganda doon, doon sa hotel na tinarhan namin, yung mga staff ni Ma'am Malu, pina-witness niya kay nung gabi ng dumating kami.
So, lima yung naligtas, tumanggap sa Panginoon. Tapos, meron pa akong tatlo na nakita no early morning, kukuha ko ng coffee sa baba. Hindi lang na-share, sila kayong pala, hindi sila stop doon, kundi OJT lang. So, since na I can speak Ilocano naman, sabi ko, taga saan kayo? Kasi mukhang, alam mo, sa mukha pa lang nakikilala ko na ako, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, ganyan. So, straightforward, sabi ko, Ilocano kayo? No? Oo, taga Sambales sila. So, nag-usap na kami in Ilocano dialect. So, sabi ko, nung tinanong sila, sabi ko kay Daddy, Daddy, puntahan mo yung tatlo sa baba, nagko-coffee, hindi pa na-witnessan mo. E nung pagbaba niyo yata, wala na sila kasi kailangan mag-work na sila. So, na-miss namin tatlo. So, but anyway, merong naligtas na lima at si Ma'am Malupa ang nagsabi na, Pastor, pwede ba winisan mo itong mga staff ko? So, yung lima na tumanggap sa Panginoon. So, nakakatuwa yun. Tapos, nakabanding namin yung family nila, Pastor Ernie, na baka ma-challenge kayong mag-mission din sa Saudi. Ang yung bang sabi ko nga dito sa Philippines, ang 'di ba, nagso-solving tayo, nagda-track saturation, ang dali-dali lang, pero sa Saudi talaga ang hirap niya, siya yung nagsusundo, siya yung naghahatid, tapos minsan late pa si Sister Lisa naman nagluluto, mapakain lang niya yung mga tao doon. Yung ganun yung ministry nila, so nakakaantig. So nung last night ay yung last final night natin, yung total commitment na kami ni Wilma, yung asawa ni Rolly, nasa likod kami. Ang magkakatabi noon, si Brother Ron, si Brother, sino pa ba yung isa? June, si Willie, tsaka si ano. Di ang tagal ni Pastor nagpahintay na, sino pa yung gusto mag-forward? Tinitingnan namin kung mag-forward sila. Sabi ko kay Wilma, pag nag-forward sila, ano, susundan natin. Sabi ko nga sa kanya. Tapos si Brother June, magkakatabi sila, tinitingnan daw yung paa ni Brother Willie kung mag-forward na papunta doon. Kasi, oh Brad, susundan mo ba kung sakaling nag-forward siya? Sabi, tawanan sila. So, kumbaga, kung merong isang nag-forward doon, yung apat ang mag-forward, yung apat na men. Sana, kaya lang sabi ko, Lord, sana sa next year na lang. Tumawad. So, yun, bless na bless po. Tapos, alam nyo ba doon sa hotel pa pala? Kung gusto nyo pong pumunta ng Baguio at mag-stay sa hotel, sabihin nyo lang kay Pastor, alam nyo yung ang rate, sabi ko dun sa receptionist, magkano talaga ang regular rate ng room na dinalhan nyo sa amin? 2,004. Yun ay good for 2 lang ngayon ah. Pero kami, dun sa isang room, naging tatlo kami dahil tabi kami ni Grace sa bed, tapos nagpahiram na lang sila ng mattress, si Brother Willie sa baba. Sa isang room yun. Tapos, alam mo nung last day, di 2004, no? Alam mo, ang siningil lang sa amin, 1,000 per night. So, 3 nights, so 3,000 lang. Imagine, so, from 2004 to 1,000 lang. So, laking blessing yon. Sabi ni Mama Lu, Ma'am, nakakahiya naman ang late ng siningil nyo sa amin. Sabi ni Mama Lu, basta Baptist, ito yung aking, parang ano niya sa mga Baptist. Kaya kung kayo, gusto nyo Alex, baka may mag, ano ka doon, honeymoon. Sabi mo kay Pastor, yon baka discounted lahat. So yon sabihin lang sa kanya, napa-accommodating. May chance pa kayong ma-sharean yung mga naandun. Plus yung meal, maganda rin, masarap din. So yon lahat biyaya ng Panginoon. Yon. So na-enjoy ko, first time namin mag-attend ni Brother Willie. Kaya sabi ko, sana yearly, kung magaganap man yon, yearly na rin kami mag-attend. Yearly din namin paghahandaan at pag-iipunan. To God be the glory. Okay, yun pong hotel na yun, napakalaking pagpapala po para sa atin yun. Kasi bakit po? Kasi si Brother Ebert at saka si Ma'am Ebert, hindi na po nila kayang akyatin yung dati nilang tinitirahan dun sa camp. Kasi kung yung mga nakasama po at yung hindi po nakasama ngayon, kung natatandaan nyo po, dun po sa auditorium, meron po dun paakyat tapos may bahay. So, yun po yung tinitirahan ni Ma'am Ebert noon pag nagkakampo tayo doon. Eh, ang sabi po sa akin ni Pastor, sabi niya sa akin, nung inaano namin yung budget, sabi niya sa akin, parang ayoko nang kuhanin yung bahay, sabi niya. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, hindi na rin maganda daw yung kalagayan ng bahay. Plus, si Ma'am Ebert, hindi na po ganun kabata. Para mag-akyat panaog pa po. So sabi ni Pastor, so may discount naman daw dun sa hotel, so dun na lang daw po iin yung mag-asawa. So napakalaking pagpapala po nun. Nung una nga po, ayaw po pong pabayaran si Pastor. Kaso po sabi po ni Pastor,
camp naman daw po yung mag-shoulder nun, kaya diniscount na lang po si pastor. So, malaki pong pagpapala na meron pong mga ganong kapatiran na may ganong property. At the same time, napaka down to earth nga daw po talaga nun, sabi po ni pastor. Okay po? So, nag-enjoy po yung anak nila, Pastor Ernie, doon dahil nakita nila yung mga sasakyan. Tama ako? Oh, nagpa-picture pa daw po doon. Talagang ano, makikita daw po yung sasakyan doon. Okay po, wala na po bang ibang magte-testimony? Si Nanay Telma, si Nanay Telma. Relax. Relax lang, relax lang. Chill. Hindi, mahabang oras, mahaba pa oras. Hindi, mabilis lang to. Ano, hindi kasi ako sumama sa camp kasi nakarating na ako dun sa Kalutsablan eh, kami ni Boom. Meron ako saying na sasabihin sa inyo sa ganito. Happiness is when you realize that your children turned out to be genuinely good people. So ang happiness na isang tao ay kung ma-realize na yung mga anak niya turned out to be genuinely good people. Nung magpunta kayo sa camp, yung dalawang anak ko lalaki, sasama sa camp. Hindi yun sila sumasama sa camp eh. Tapos sabi ko, ba't kaya sila sasama sa camp? Nako, baka tatawagin sila ng Panginoon. Tapos, sabi ko sa apo ko si Jack, Jack, humanda ka na kasi pagbaba ng tatay mo galing sa camp, magiging pastor na siya. Tapos, araw-araw, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sige na naman po, tawagin niyo po yung mga anak ko. Mamili na po kayo kung sino sa kanila. O kung gusto niyo po, dalawa sila. Sige. Sabi ko sa Panginoon. Eh, gusto ko talaga magkaanak ng pastor. Kaya sabi ko, sige na po, Panginoon, ding umaga po yun, yung nagka-cam kayo. Ding umaga yun, nag-pray ako sa Panginoon. Pinapipili ko siya kung sino gusto niya. Sabi ko, mamili po kayo kung sino gusto nyo. Oh, pero kung gusto nyo silang dalawa, sige po, silang dalawa. Payag po ako. Kaya, yun po yung wish ko po sa, ano, gusto ko pati, desire ng puso ko po yun. Tapos sabi ni Boom sa akin, ikaw kasi kaya na sila kuya, hindi nag-forward. Kasi pinapangunahan mo ang Panginoon. Sabi mo kaagad, ano, hayaan mo Panginoon magtawag sa kanila, ipinapangyunahan nyo eh, inuutusan nyo na ano eh, magpastor yung mga anak nyo eh. Huwag nyo na siya pangyunahan, hiyaan nyo siya kung kailan niya tatawagin, huwag nyo utusan ng Panginoon, sabi ng ni Boom. Kaya, Panginoon, sorry po, pinangunahan po kita. Pero talaga po yun yung desire ng puso ko. Akala ko pagbaba nila sa camp, may anak na ako na magpapastor. Yun lang po. Amen. Tignan nyo, nung Thursday, natatandaan nyo ba yung nakapalibot kayo doon sa kama namin? Diba? Yung may nag-forward sa atin na isa, na naguguluhan siya kung paano niya sasabihin sa asawa niya na gusto niyang mag-Bible school. Kanya-kanya tayo ng paliwanagan. Yung pala, may nananalangin sa inyo para ano, tapos pag natuturo kayo, oh, bakit ako, bakit ako? Di ba? Yun yung ano natin. So, yung pala naman yun. Meron naman pala nananalangin para ano. So, sabi nga namin, baka hindi lang isa o dalawa yung magkukumit, kundi marami. Kasi, nakikita nyo po ngayon, di po ba? Alam nyo po, dumanas po tayo ng matinding problema sa church na to. Tama po ba? Pero, dapat din po natin pasalamatan ng Panginoon doon sa dinanas nating problema na yon. Bakit po? Tingnan nyo po yung mga adult, napaka-active ngayon sa church natin. Di po ba? So, hindi nyo, huwag nyo sabihin na yung problema na dinanas natin ay wala lang. Kundi ginagamit yun ng Panginoon para makita po natin na talagang mag-bind po tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Di po ba? So, hindi ko na po papatagalin. Gusto ko pong marinig yung isang adult man kung paano niya po pinagdesisyonan, kung paano po siya naguluhan, kung paano niya po nasabi na eto na, tinatawag na ako. Kasi po, may mission place na po siya. Di po ba? Hindi lang po pag-aaral, may mission place na siya. Kaya James, mag-ingat ka, baka maging member ka nito. Brother Joel.
Magandang hapon po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakasama kami ng pamilya ko sa camp. First time po namin na nakasama doon sa talagang camp. Akala ko po noon, gaya lang nung last year na team building lang, ibang-iba po pala yung mararanasan mo sa pag sumali ka sa camp na yon. Talagang hindi lang revive, revive na revive ka talaga. Dahil talagang nakapokus po talaga ang mga pastor do sa topic nila at sa God's calling. Talagang dinidetalye nila, pinapaliwanag nila sa bawat miyembro, ini-encourage nila na mag-forward at mag-commit sa Panginoon. Kaya nung unang araw po namin doon, nung si Pastor Butch po ang nag-preach, kasi po sabi po ni Nanay Cora, di po ba nag-forward siya dahil ginagawa natin noon dito pag nagtatawag ng prayer si Pastor. Nung first night po, ganun po ang nangyari sa akin. Kala ko po na lahat ng member talagang obligadong pumunta sa harap. Nawala pala po akong idea na God's calling pala ang kwan na yun. Kaya nagulat ako na may lumapit sa akin, may ibang member na ibang church na kinuha yung number, contact number ko, tsaka kung saan akong church numa-attend. Bakit? Sabi ko, di ba magba-Bible school ka? Ay, hindi ko po alam kasi po, akala ko po yung ginagawa namin every Sunday na nagpo-forward lang para sa Panginoon. Hindi, ang nagpo-forward dito yung mag-aaral sa Bible school. Ay, teka muna po, pag-isipan ko muna po. Adi, sabi ko, next day naman po, doon na po nangusap ang Panginoon sa akin na talagang hindi na po ako nabigla, talagang nag-forward na po ako ng next night po na yon. Na sabi ko nga, tinanong ko po yung mga adult men, pati si pastor, na di po ba napakabilis naman po yata ng pangyayari sa buhay ko na magba-Bible school po ako kasi na isang taon pa lang po ako sa church na to, tapos biglang parang boom na biglang ako na yatang biglang magpo-forward kagad at magko-commit sa Panginoon. Kaya sabi po nga po ni pastor, buti nga, isang taon lang, ako dalawang buwan, nag-forward, nag-commit na sa Panginoon. Kaya hindi po pala patagalan yung dito sa maging member ka ng church para i-commit mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Na sabi nga po ng mga pastor, hanggat bata ka, isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon at para magamit ka niya. Hindi yung kailang matanda't baldado ka na, saka pa isusuko yung buhay mo. Di maiksi na nga naman ang buhay mo para magamit ka ng Panginoon. Nakaka-bless nga po, nagpapasalamat po ako sa mga adult men, joyful ladies, mga young people na sumusuporta po sa desisyon ko na mag-Bible study nga po. At nung una nga po, na-share ko nga po sa mga adult men na yung na hindi ko po sinasabi sa misis ko na may balak ako mag-Bible study. Kaya, Bible school po pala na ako. Ang tinukan ko po, niningi ko po yung advice ng mga adult men na paano ba to? Baka di ako payagan ng misis ko na mag-Bible study. Kasi nga, pumasok sa Bible school kasi nga po, na baka magtalo kami, maging magulo yung isip ko, hindi ako makapokus na ako magba-Bible school tapos siya ayaw naman niya. Kaya tinuruan po ako ni Brother Hill na sabi niya, mag-pray ka, hingi mo sa Panginoon kung ano ang desire ng puso mo. Kaya nung gabi ng second night po, lumabas po ako ng barracks namin. Napakaganda po ng paligid, napaka-peaceful. Talagang makapag-concentrate ka ng pagpe-prayer. Talagang mangungusap ang Panginoon sa iyo. Sabi ko nga po sa Panginoon, Panginoon, ito na po ba talaga ang desire mo? Handa ko na po isuko ang aking buhay sa iyo. Iko-commit ko na po ito.
At sabi ko po, ibibigay ko po ang best ko para sa iyo at sa church namin. Ang nangusap po sa akin ng Holy Ghost, sabi po nung sa akin, para nga po kung tanga, wala akong kausap, salita ng salita, buti wala nakakakita. Sabi po nung nangusap po sa akin ng Panginoon, sabi niya, hindi raw niya kailangan ng best ko. Ang kailangan lang niya, sumunod ako sa kanya. Kaya, hindi ko po mapigil ang pag-iyak no, kasi para bang pag napupuspusan ka pala ng Holy Spirit, parang sasabog ang dibdib mo at puso mo pag hindi mo inilabas sa pagluha. Kaya doon nung maiiyak ko po yung desire ko nung tawagin ako ng last day ng kwan, hindi ko po mapigil ang pag-iyak kasi po, yung po pala ang paraan ng Espiritu na ilabas mo sa pamamagitan ng pag-iyak, hindi dahil sa natatakot ka o naiiyak ka. Kaya po ako naiyak noon dahil sa kagalakan sa ating Panginoon na sa kabila na po ng aking karumihan at laki ng kasalanan, pinili niya ako bilang isa sa mga anak niya na mag-commit para sa kanya upang lalong lumago at ipagpatuloy at ikalat sa mundo ang kanyang salita. Papasalamat po ako sa mga pastor doon sa nagpaliwanag po kila Pastor Boots, Pastor Darwin, Pastor Sayas, Pastor Jason, Pastor Atin, Pastor Dong, Pastor Joseph, Jerry at Pastor Dennis, Missionary Dennis Ebert. Talagang detalyado po yung mga bawat preaching nila. Talagang isa talagang intention nila yung God's calling. Talagang in-explain po nila ang bawat detalye sa God's calling para sa mga kabataan, sa mga adult men na talagang nakaka-revive talaga para sa Panginoon. Ang pagkatapos po ng preaching na yun, nagtatawag po sila ng mga pastor po ng mga taong gusto isuko ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kaya isa po ako doon sa mga nag-forward nga po ron. Kaso, ang nangyari po noon, ako lang po yung lalaking pumorward. Kaya tinitignan ko nga po yung mga sila, Brother Willie, kung susunod. Tsaka sila Brother Ron. Bakit nagtataka po ako? Bakit ako lang po yung forward? Yung pala eh. Hindi po pala ordinary yung forward na ikukuhan yun. Yung pala talagang may purpose po talaga ang Panginoon para i-commit talaga ang sarili. Nakaka-blessing po kasi po nung nasa kampo kami, yung sa barracks, napakasaya po. Napakarami pong activities. Gaya po ng exercise, devotion. Pagkatapos ng devotion, almusal, tapos mag-Bible school na Bible study na po, tapos preaching. Napakasaya po na makasama po yung mga ibang member ng churches na mas marami kang makikilalang ibang kapatiran sa ating Panginoon. Mas marami kang nagiging kaibigan at natututo kang makisama sa ibang tao. Yung gaya nung iba na walang gamit, matututo kang mag-share kung anong meron ka, gaya po nung timba, tabo. Minsan nagkakaubusan po yan. Ako meron, nakatabi naman sa ilalim, na i-share. Tapos yung mga charger, yung saksakan, nag-aagawa na po yan kanya-kanyang extension, pero puno, para nga po, nag-aalala nga po si pastor, baka biglang masunog doon. Buti na lang, hindi. At nakakatuwa rin po yung mga pastor na nakasama namin sa barracks. Nakala po natin na masungit, stricto, pero pagdating pala po doon sa ganong magkakasama kayo, mga kalog din po pala at mga palabiro na habang nakahiga po kami, nakapikit, panaybiruan nila. Tapos yung isang pastor doon, laging nagpapatugtog ng
na mga gospel song. Kaya nakaka-bless. Napakasarap matulog talaga na napapakinggan mo talagang mga kanta para sa Panginoon. At sa kwan po, dahil nga po nung akong last night po, nung tanghali po nung kain, umaga po nung pagbaba po namin sa kantin, nakatingin po, ay hapon na yun eh, no? Nung bumaba ako, sinabi mo kumayag na. At tanghali po, lunchtime na po, nung bumaba kami ni Yuki sa kantin, na nakausap na po pala ni Brother Hill si Lisa na pumayag na raw po pala siya sa mag-Bible school ko. Kaya tuwan-tuwa po ako noon. Kaya nung kinagabihan po na last minute ng God's calling, talagang porsigidong akong mag-forward sa ating Panginoon. Talagang kinumit ko na po talaga ang buhay ko para sa ating Panginoon. Kaya nakaka-bless po. Maraming pong salamat din po pala sa mga kapatiran natin na nag-sponsor sa bawat isa sa ating mga kapatid na nakaka-bless po kayo na nawa ang Panginoon na po magbigay ng blessing at gumanti ng mga blessing sa inyo. Kasi po, malaking bagay po yung ginawa niyong pag-sponsor sa bawat miyembro natin. Kasi po, yung iba po talaga wala, iba po kulang. Kung hindi nyo po ginawa mag-sponsor sa mga member natin, baka konti lang tayo nakatin. Kaya napapasalamat po ako sa Panginoon na ginagamit po kayo bilang mga ministry ng giver para sa mga kapaterian natin na wala po rin, na walang-wala po talaga. Kaya purihin po ang Panginoon, to God be the glory. Amen. Napakaganda pong testimony. Kala ko nagpipreach na eh. Kala ko preaching na eh. So, nung Thursday po kasi, nung nag-forward po siya, gulong-gulo po siya. So, hingi po siya ng hingi sa amin ng mga advice. So, ang sabi lang namin sa kanya, ipapanalangin ka namin. So, nung pagising ko ng Friday morning, naalala ko, may commitment nga pa pala ako sa kanya na ipanalangin siya. So, lumabas ako nung tulugan namin, doon ako sa may mga damuhan, doon po ako nanalangin. Tama-tama naman po noon, nung Friday din na yon, sinagot din ng Panginoon yung dasal namin na sana'y mayaunawaan ni Ate Lisa yung gagawin ni Kuya Joel. So, gusto mo ba mag-testimony? O, tawagin po natin yung pastor's wife. magandang hapon po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon kasi naging part po kami ng camp. First time po namin yun at masaya po, na-revive po ako, marami akong natutunan. At saka nagpapasalamat po ako kay Brother Willie na nag-sponsor kay Yuki. Malaking kabawasan po sa amin yun kasi nagkaroon na kami ng pambaon. Share ko po sa inyo yung sa amin naman mga ladies. Mamaya na po yung kay Brother Joel. Masaya po kami sa ano namin, tawag dito, sa pinakabahay namin doon. May kanya-kanya kaming ingay. May ingay ng bata, may ingay ng matanda. Siyempre, may ingay ko doon. Meron din po kami sari-sariling interaction. Alam nyo na. Tapos po, sayang wala si Nanay Esther. Meron kaming 4-piece. Nadagdagan kami ng isa. Si Nanay Wilma, naging 5-piece. Salamat kay Ate Josie, tsaka kay Nanay. Basta yun pong mga ladies na nagsusumusuporta at nagpapaliwanag sa akin. Correct ko lang po yung sabi ni Brother Joel. Kaya hindi po ako po mapayag. Kasi hindi naman po siya nagsabi. Ano naman po ang karapatan kung huwag pumayag, kung talagang tinatawag po siya ng Panginoon, di po ba? Siyempre, kung ano yung desire ng Panginoon, susuportahan ko siya. Sabi ko sa kanya, ang akin lang. Siyempre, kung gusto ko, disidido siya. Kaya, nung pong
Hindi ko pa po alam noon na ganun dahil kundi po ako biniro ni Brother Vincent. Sabi po ni Brother Vincent sa akin pagbaba. O ate, kasi solo na akong bumaba, nauna po yung mga four-piece. Sabi niya, four-piece tawag namin sa Ate Josie, ako, si Nanay Esther, at saka si Nanay Cora. Si Nanay Cora, laging may hugot din yan. Masayang kasama kahit sabihin yung adult na yan. Ako, masayang kasama yan. Ano po, sabi sa akin ni Brother Vincent, oh, Ate Lisa, ba't nag-iisa ka? Sabi niya, di, pinauna ko na sila. Magpapastor lang si Brother Joel, nalungkot ka na. Kinabahan ako kasi wala naman akong alam na ganun. Sabi ko, ano kaya nangyari? Bakit may mga ganun-ganun sila? Sabi ko, ganun. Grabe ah. Tapos eto na, mga may tukso-tukso na. Ako ang ano, talagang na-struggle ako nung gabi na yon. Sabi ko kay Sister Josie, sis, parang di ako makakatulog ah. Sabi ko, ganun ah. Kasi parang hindi ko na magagawa yung mga ginagawa ko. Ako ang nape-pressure. Sabi nila, oh, hindi ka na pwedeng mag-ganyan, mag-ganon. Eh parang may stress ako. Sabi ko ganon sa kanila. Di, Anya, okay lang yan. O sige, Kako. Sabi ko ganon, supportahan nyo na lang Kako ko. At salamat din kila Ma'am Claudette, na ano, kay Ma'am Arlene. Sa lahat po sa inyo church, sumihingi po ako ng panalangin na mag-start po ng Bible School si Brother Joel, na patuloy niyo po kami panalangin. At alam ko po na marami pong mangyayari. Siyempre, alam niyo po na ang Diablo nandyan lang. Siyempre, pagbago ka, maraming mga pagsubok. Ipanalangin niyo po kami na mapagtagumpayan po namin yon. At saka, siyempre, 3 years po yon, matagal. At bigyan po siya ng Panginoon ng kalakasan at katatagan at pagtitiwala at pananampalataya po sa Kanya. Yun lamang po, maraming salamat. At sa susunod na camp, syempre, join pa rin kami. Thank you po. Maraming pong salamat sa Panginoon. So, yun po. Doon po natin tatapusin yung mga testimony. Sana po doon sa mga hindi nakasama, na-bless po kayo. Sana po sa susunod na camp ay makasama namin kayo. Especially po yung pianist. Talagang hirap na hirap po kami sa pianist kasi sana po mapaunlakan po kami nung pianist natin dito na makasama po namin siya sa susunod na camp. Sana po makasama po namin. Doon po sa mga iba pang young people, marami po kasi marami po adult ang sumama. So sana encourage ko rin kayo na hindi porkit hindi sumama si ganito ay hindi na po kayo sasama. Kasi baka po doon sa inaakala nyo na nakasama na hindi nyo kadikit, makakakuha kayo ng pagpapala. Kasi kami mismo na-bless sa bawat isa. Wala pong naging problema sa amin. Wala pong naging antibiotic, sabi ni Ma'am Jelen. Wala pong ganun. Lahat po smooth. So sana makasama namin kayo, ma-prioritize nyo na itong camp na to. Kasi sabi nila, Pastor, baka daw po magtuloy-tuloy na to na yung camp ng Bulacan Churches. Di po ba? So, salamat po. Salamat po sa mga pagpapala at na-enjoy ni Brother Vincent yung sasakyan niya. Talagang enjoy na enjoy siya mag-drive. So, salamat, Brad. Malaking pagpapala yung sasakyan nyo kasi talagang nagkasya tayo. Walang naiwan. Meron pang nadagdag si Ate Wilma tsaka yung makina niya. So, masarap din po yung fellowship namin kay Ate Wilma. Nakakain po kami ng bulalo, bulalong bilo-bilo. So, masarap po yun. Tapos, nabisita namin yung kanyang mansyon. Nakapag-uwi kami ng mga gulay. So, masarap po. Sana po, ma-enjoy nyo po yun. At maging party po kayo ng mga pagpapala. So, meron po tayong mga nag-hotel. Bagamat nag-hotel sila, pero na-enjoy pa rin po namin yung fellowship sa kanila. So, okay po. So, salamat po sa camp na yon. Naging pagpapala po sa atin. So, pinaghahanda ko na po ang God's Heritage Choral para mabigyan po natin ng mahabang oras ang ating preacher.
Okay. Bagamat po wala po ang ating pastor sa mga oras na ito, pero hindi po nangangahulugan nun, wala po tayong preaching. So meron po tayong, meron pong pinadala sa atin ng Panginoon para ipahayag po ang kanyang salita. So i-welcome po natin, Brother Renny Aquino. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Kala ko mananalangin na lang ako, sayang. Amen. Pero maikli lamang po ito at tayo po ay makaka-uwi rin agad. Buksan po natin sa 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 up to 8. Kung nandiyan na po kayo, say amen. 1 Thessalonians chapter 1, verses 5 up to 8. Nandiyan na po kayo, say amen, para sabay-sabay po tayo magbasa. Okay, basahin po natin responsibly pagdating po sa 8, sabay-sabay po tayo. Ako po muna. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Verse 8, sabay-sabay po tayo. Ready, read. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place, your faith to Godward is spread abroad, so that we need to be anything. Okay, tayo po ay manalangin. Let's pray. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po muli sa pribileyo na kami nga po ay sama-sama na makapag-worship sa iyo, Lord. Maraming salamat din po sa privilege na ako po ay gamitin niyo bilang daluyan ng pagpapala sa aking mga kapatiran. Panginoon, dalangin ko po ang aking sarili, bigyan niyo po ako ng talino, ng wisdom to impart thy word. Gayon din naman po sa mga kapatiran, bigyan po sila ng bukas na puso, bukas na isip. Maunawaan po nila very clearly at very simple ang inyong salita. Maraming salamat po. Naalala rin po namin si Pastor at kanyang mga kasama. Sila po inyong ingatan hanggang sa pag-uwi po sa kanilang bahay. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangal ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo po. So magandang hapon po sa ating lahat at ang ganda po nung mga narinig po nating mga testimony. Amen. Na-bless po ba kayo sa mga nagsalita rito? Siguro, mas lalo po sana kayong na-bless kung nakasama po kayo at talaga pong kapakinabang. At syempre, bilang mga members o yung mga Christian na nakapunta po ron, isa lamang po yung masasabi natin, nagkaroon po tayo ng revival. Amen? No, naniniwala po ako ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan. At nung nagpunta po tayo ron at nakapakinig po ng salita ng Panginoon, tayo po ay muling lumakas. Amen. At syempre, pagdating po rito, tinestify po natin yon at narinig po ng ating mga kapatiran at naniniwala po ako, nakapulot din po sila ng kalakasan regarding sa ating mga nasabi sa ating mga testimony. At ang pag-usapan po natin ngayon, it's very basic lamang po. Alam ko po, ito po ay naririnig nyo na madalas. Pero sabi ko nga po, kapag may revival po, dapat mag-uumpisa po muli tayo sa basic. Amen? So ito po ay napakasimple lamang pong aral at sabi nga nila eh, dun daw sa mga taong nakakalimot, ang gamot po ron ay biogesic. Paalala po. Okay. So yun po yung nabasa natin. At ang title po ng pag-aaralan natin, How to be a good church member. Ayan. How to be a good church member. Siyempre, kung may good, merong bad. O kung merong good members or good members, meron bad
members, tama? At ayaw po natin ng bad members, tama po ba? Gusto niyo po ba ng bad members? Gusto niyo ba ng katabi na bad? Ayaw natin, di ba? So tayo po ay magkakaroon po ng ganansya regarding dito sa ating pag-aaralan. Pero hindi po mangyayari yan kung hindi po tayo makikinig. Tama po ba? Amen po ba? Ayan. At sa pagkakataong ito, dyan sa inyong kaupuan, katabi niyo po ang manlilito sa inyo. Katabi niyo po ang magpapaantok sa inyo. Kasi alas 4 pasado na po, ano? At kapag ganitong oras, masarap matulog. Lalo pat mainit. Amen? So, please, gusto ko pong makuha ang attention niyo at maikli lamang po ito at tayo po ay matatapos din po agad. Okay, sabi rito, how to be a good church member. Okay? Churches are made up of people, no? Totoo naman po, tayo po yung mga iba't ibang klaseng ugali na tao na nandirito. Pinagsama-sama po tayo sa isang simbahan. Tayo po ay merong kanya-kanyang ugali. Tama po ba, mga kapatid? Meron po tayong kanya-kanyang mga ugali. Meron po tayong ugaling maayos at meron din po tayong ugaling hindi maayos. Okay. At sa pagkakataong ito, gusto po natin yung ating ugaling hindi maayos ay maging maayos. Kaya po natin pag-aaralan to. Tayo po ay pinagsama-sama rito sa isang simbahan sa Bible Baptist Church ng Marilao. Ano po ba ang ibig sabihin ng, ano po ba ang definition ng church? Ang sabi rito, a visible assembly of called out believers who have been baptized, okay? Who have been baptized and who have covenanted together to follow the teaching of Jesus Christ, okay? Every true Christian ought to be a member of local church. Tayo po ay pinagsama-sama upang tayo po ay maturuan. Maturuan ng Panginoon sa pamamagitan po na mga preaching na kagaya nito. At ang sabi rito, ang isang totoong Kristiyano ay kailangan maging miyembro ng isang simbahan. At kung sa pagkakataon ngayon, ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka pa miyembro ng church or any churches, na alam mo, itong BBC Marilao, it's about time na dapat magkaroon ka ng simbahan. Kasi naniniwala po ako at sinasabi rin po ng Diyos na hindi ka lalago kung ikaw ay walang sariling simbahan. Agree po ba kayo ron? Okay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga goals, characteristic ng ideal church member. Okay, tayo po bilang isang simbahan, nakita natin na tayo ay lumalago. At gusto po nating maging ideal church member. Hindi lamang po sa pamamagitan ng building, kundi sa pamamagitan po ng bawat isa sa ating Kristiyano. Amen po ba? Bilang membro ng Bible Baptist Church ng Marilao, gusto po natin maging ideal member po tayo. Amen? Yun po ba ang goal nyo? Maging ideal member po kayo? Meron po tayong dapat gawin. Amen? Unang-una, church members should be saved and sure of it. Lahat po ba tayo saved? Taas po ang kamay ng saved dito. Sige po, makita ko lang. Okay, lahat po ah. Eh, iba, hindi ko lang gano'n. Okay, saved po tayo. Pero ang sabi rito, kailangan sigurado po tayo, amen? Meron po ba kayong assurance ng kaligtasan nyo, amen? Dapat meron po. Hindi lamang po tayo Kristiyano sa nguso. Kailangan Kristiyano po tayo sa puso. Okay? At kailangan tayo ay nakakasigurado. Tayo ay mayroong assurance of salvation. And the biggest problem with Christianity today is the fact that churches all over the Philippines at sa iba mang mundo o sa ibang bansa are filled with unregenerated church member. Yan po yung nakakalungkot, no? Sa kabila na sinasabi nilang Kristiyano sila, pero sa kanilang mga gawa, hindi nakikita rito. So masasabi lang natin na sila ay unregenerated sa kabila na sila ay membro ng isang church. Marami po tayong kilala ng ganyan. Amen po ba? Marami po tayong kilala at marami po tayong nakikita ng ganyan.
At gayon din naman sa Bible. Sa John chapter 3, makikita po natin si Nicodemus po ron. Siya po isang mabuting pariseyo, no? Pero siya talaga ay hindi totoong ligtas. At ang sabi niya nga, how can a man be born when he is old? Iba po ang pagkakaunawa niya. Ibig sabihin, hindi po siya talaga nakaranas ng totoong kaligtasan. So dapat hindi po tayo magaya kay Nicodemus, nagiging church-oriented lamang po, no? Hindi po doon, hindi po yun ang basihan para ma-assure mo na ikaw isang Kristiyano. And they think just joining a church makes them right and make them right with God. Pero hindi po yun, okay? Ano po ang sabi ni Jesus Christ sa Bible? Ye must be born again. At alam po natin yan, ano? Dapat po tayo ay magkaroon, tayo po ay maipanganak muli. Okay? Yun po yung sinasabi natin, born again. No? Ito po ay sa experience. Sabi rito, he left no one out. There are no exemptions. Sinasabi na nga Panginoon sa atin, hindi lang ikaw, hindi lang ikaw, hindi lang sila, hindi lang tayo, kundi lahat dapat sana ay magkaroon ng kaligtasan. Wala pong exemption. At anong sinasabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5? Ang sabi roon, examine yourself, okay? Whether ye be in the faith. Prove yourselves, okay? Prove your own self. Unang sabi, examine. Pangalawa, prove. At pangatlo, know. Dapat po natin, alam po natin mismo sa sarili natin, siguradong sigurado po tayo na tayo ay ligtas. Okay? How that Jesus Christ is in you except ye be reprobates. Yun ang sabi sa Bible. And not only should church member be saved, but they should be sure of it. Kailangan meron po tayong assurance of salvation. At anong sabi sa 1 John chapter 5 verse 13? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God that ye may know. Okay? That ye may know that ye have eternal life. No? Dapat alam po natin yan. Sigurado po tayo na tayo ay mapunta sa langit and that may believe on the name of the Son of God. So sa madalit salita, okay, number one na dapat natin malaman para tayo ay mabuting Kristiyano o mabuting miyembro ng isang church, tayo po ay may katiyakan na sa langit tayo mapupunta. Tayo po ay may assurance of salvation. Number two, church members should be baptized biblically. Okay? Bago po ikaw maging miyembro ng isang church, kailangan ikaw muna ay magpabaptize. Doon po sa mga hindi nakakaalam at hindi pa po nababaptize. Ano ang sabi sa Matthew 28 verse 19? Alam po natin to, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. It is very basic, no? By baptizing them in the name of the Father, Son, and so forth. So alam natin na dapat tayo po ay magpapabtize. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya sa kabila, kung ikaw ay isang mananampalataya at hindi ka pa miyembro ng isang church, kailangan ikaw ay magpapabtize. Baptism is a picture of Christ's death, burial, and resurrection. Okay? Ito po ay nagpipicturize ng pagkamatay, pagkabuhay, at pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoon. And it identifies you as who you are and who you are with. Parang isa pong estudyante yan, may ID ka, dapat yung ID mo, kung ikaw ay taga ganitong simbahan, identify ka. Okay? Alam nila kung sino yung mga kaskwela mo. No? Gayon din naman sa atin, dapat may identification ka. Kung ikaw isang Kristiyano, dapat ikaw ay kaanib ng isang simbahan. Okay? It is very basic na dapat po nating malaman yan sa hindi pa po nakakaalam. Baptism is a picture of the new birth. Okay? And it shows to others that you are no longer the person you used to be. Kailangan po, tayo po ay mayroong tinatawag na public profession. Kaya ka nga po nagpabaptize para ikaw ay ma-identify. No? Ayan, dati yan, yung kapitbahay kong yan. Dati ganito yan, pero magmula nang siya ay nag-church sa BBC Marilao,
na iba na yan. So, identified ka, tama? Kaya kailangan mong magpabaptize. Baptism is the first step of obedience, mga kapatid. Okay? Hindi ka po pwedeng makahakbang sa pangalawang baitang kung ikaw po ay hindi dadaan doon sa isang baitang. Eh, Brad, pwede naman akong tumalon para mapunta agad ako sa pangalawang baitang. Hindi po. Kailangan po, meron tayong tinatawag na first step of obedience. Bago ka gusto mag-ministry sa church, dapat magpabaptize ka muna. Pangatlo, yung dalawang yan, basic. Church members should attend church faithfully. Ayan, dito na tayo nagkakaroon ng pagtatalo at pagkakaiba-iba. Eh? Ulitin ko, church members should attend their church faithfully. Hindi lamang po once a month. Kailangan tuwing may serbisyo sa church, lagi kang nandyan. Amen? Anong sabi sa Hebrew chapter 10 verse 25? Not forsaking the assembly. Okay? Not forsaking the assembly. Ito po ay hindi ang Panginoon sinabi to hindi para nagbebeg sa iyo, kundi ito ay isang command. Ito ay isang demand sa iyo na dapat hindi mo paglilinisin ang pananambahan. Amen? Amen? Tama po ba? Dapat huwag po tayong liliban ng pananambahan. When you came to church, you are obeying a command from God. Tandaan po natin yan. Jesus even said in Matthew 18:20, where two or three get together, where two or three gathered together, kailangan po, ginagawa po natin yan. Church is not that important to people anymore. Bakit kaya? Bakit kaya? If you want to be a good member, attend church faithfully. Kaya nga lang po, ang nakakalungkot, marami po sa ating mga Kristiyano, hindi po nila inaalintana kahit wala po sila sa church. Tama po ba? Marami po tayong mga dahilan, no? Marami na rin po tayong mga naging kasama sa church na ngayon ay wala na. Marami po silang mga kadahilanan. Kesyo sila ay natisod sa kapatiran. Pero hindi po reason po yun, mga kapatid. Hindi po reason po yun, no? Marami rin po tayo nakilala ng mga miyembro na nawala dahil merong nakagalit sa ating kapwa Kristiyano, pero hindi po reason 'yon, no. Dapat tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa atin church. Okay? Pang-apat, church members should be cooperative. Okay? Cooperative. Pero bago ko po ito ituloy, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Nakikita ko po, tayo po ay... Sige po, tingin po tayo sa kanan. Masahihin niyo po yung inyong nasa harap. Kanan. Okay, sa kaliwa naman po. Sige po, sa harap naman po. Ayan. Sige, pwede na po tayong umupo. Sabi ko sa inyo, mahirap mag-preach dito pag ganitong oras. Tanong niyo po sa ibang preacher. Magpipreach na ako sa umaga, pero sa hapon, ang hirap po talaga mag-preach. Nakakaantok. Kahit ako inaantok eh. Okay. Sabi rito, church members should be cooperative. Buksan po natin sa Acts chapter 4 verse 32. Acts chapter 4 verse 32. Okay, basahin ko po. And the multitude of them that believed were on, listen to this, one heart and of one soul. Okay, neither said any of them that out of the things which he possessed was his own, but they had all things. Tingnan niyo po yung sinabi rito. One heart and of one soul. Makikita po natin dyan yung cooperation. Yung tinatawag dito na cooperative.
Sabi ron, and the multitudes of them, the early church was one heart and one soul. That means that person, while being one, was once with all others believe. Okay? Ang sinasabi lamang po rito ng ating Panginoon, yung pong pinaniniwalaan ni Brother Joel at yung pinaniniwalaan ni Brother Dennis, dapat iisa sa pananampalataya. Tama po ba? Yung ginagawa ni Brother Ron at yung ginagawa ni Brother Willie sa Panginoon, dapat iisa. Wala pong nagkokontrahan. Pero ang nakakalungkot po, misan sa atin pong buhay Kristiyano, dito sa loob ng simbahan, nagkakaroon po tayo ng kontrahan. Tama po ba? Nakaka-relate po ba kayo dyan? Meron pong ginagawa si brother na ganito, kokontra si ganito. Sa kabila na yung ginagawa niya ay para sa Panginoon, kokontra ng isa. No? Pero ang sabi nito, kailangan meron po tayong isang puso at meron po tayong isang soul. Dahil ang ginagawa po natin, hindi po natin gawain, kundi gawain ng Panginoon. No? At malungkot po, bilang isang miyembro ng church, na tayo po ay nagkakaroon ng pagtatalo sa mga bagay na ito. No? Tandaan po natin, ang isang bagay po kapag hindi pinagkakasundoan, mabagal po ang pag-usad. Parang sa politika lamang po yan, di ba? No? Kapag yung isa ayaw yung ganung project, problema na, hindi na uusad. No? Sa simbahan, ganun din po. Pero ang sabi ito, one heart and one soul. Bilang isang miyembro ng church na, iso, na ito, dapat tayo po ay nagkakaisa sa lahat po ng mga ginagawa po natin dito. At kapag ito po ay para sa Panginoon. Ang sabi rito, that means that the person will being was one with all other beliefs. Why is that churches are not like this anymore? Ito po, it tells you why. It's because people lives are not committed to church as this were. Marami po o meron pong mga miyembro sa atin na hindi talaga committed sa gawain ng Panginoon. Okay? Sa pamamagitan lamang po ng pagpunta sa church, hindi na po tayo committed. No? So magkakaroon na po tayo ng problema dyan. Paano na po sa ating mga gawain dito sa church? These people really love Jesus and was willing to sacrifice. Tanungin mo po yung sarili mo, gusto mo bang, kaya mo bang mag-sacrifice sa gawain ng Panginoon? Aba, biro mo, ang bahay mo malayo. Pero ngayong hapon na ito, nakarating ka po rito. Ito po ay isang sakripisyo. At kung ang lahat ng mga miyembro rito, ganun ang pag-iisip sa kanilang puso, no, aba, magiging ideal member po tayo. Amen. Magiging ideal church po tayo. Isipin mo na lang, kung ang ugali mo ay kagaya ng ugali ng iba, ano na kaya ang church natin ngayon? Tama? Isipin mo, kung ugali mo ganito at lahat ganun ang ugali, ano na kaya ang church natin? So doon malalaman mo kung ano ka ba talaga sa harapan ng Panginoon. Are you willing to sacrifice para po sa gawain ng Panginoon? We should never guilty of causing dissension which in God's church, no? So dapat po tayo bilang miyembro ng church na ito, maging cooperative po tayo basta ang pinag-uusapan po ay gawain ng Panginoon. Amen? Pangapat, panglima. Church members, okay, should be consistent. Kanina, cooperative. Ngayon, consistent. One of the most difficult problems a church faces is a testimony damage by the inconsistent living of careless church members. Okay, dito na po pumapasok yung ating testimony, mga kapatid. Ang sabi nga ni Pastor kanina, yung pong testimony natin, yun lang po yung ating masasabi nating ano ba tawag dito? Yung pagsa business puhunan. Okay, yung testimony po natin. Bakit kaya magiging puhunan natin yon? Kasi po, kung ang testimony po natin ay paiba-iba, okay, ang tao po magugulo. Kung ang testimony mo ay hindi consistent, ang mga tao po ay mahihirapan po tayo na sila ay masama rito. Tama po ba? Gayon din po yung inyong mga kapatiran, no? Tinitignan po ang bawat isa sa atin ng kapwa natin. Okay?
ayaw at sa gusto mo, tinitignan ka niyan. No? So dapat po tayo ay consistent po. Consistent po tayo sa ating testimony. At kapag yan po ay nagkaroon ng damage, aba, malaking problema po yan, mga kapatid. So dapat po maingat po tayo. Okay? Maingat po tayo sa ating mga sinasabi, mga pananalita. These are many so-called Christian who are wishy-washy in their livings. Okay lang pag wala ako rito. Ano? Hindi po natin binibigyan ng priority yung church, yung ating ministry. Hindi po tayo consistent. They are in and out, up and down, no consistency, mga kapatid. And whatsoever, tignan po natin ang 2 Corinthians chapter 6, verse 14 hanggang 18. Sa po natin. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 hanggang 18. Paki-flash lang, kapatid. Okay, basahin ko po. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? 15. And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Next. And what agreement hath the temple of God with idols, for ye are the temples of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you. Last verse. And will be a father unto you, and ye shall be my son and daughters, saith the Lord Almighty. Ang sabi nito, we should be careful about our association. Sino po ba yung kasama natin palagi, mga kapatid? O nga sa church, tayo magkakasama. Pero paglabas kaya sa church, sino ang kasama natin? Meron pong tinatawag na camouflage Christian. Parang hunyango. Kapag kaharap niya, hindi mananampalataya. Ang ugali niya rin, parang hindi mananampalataya. Pero ang kaharap, kapag ang kaharap niya, mananampalataya ba? Talagang kala mo talaga. Holier than thou. Amen? Yun po yung tinatawag. So, sino ba ang iyong mga kasama? Ang sabi nga dun sa may, sa camp, ano, ang birds, ano? Ano po? Oh, yun na yun, no? Sino ba ang kasama mo? Baka kagaya ka rin nila, no? We should be careful about our activities, mga kapatid. Ano ba ang activities mo kapag wala ka sa church? Ano ang ginagawa mo? We should be careful about our music, mga kapatid. Ang sabi dun sa camp, yun naman daw love song ay hindi naman daw masama. Pero depende sa love song. Okay? Kung yung love song tungkol sa pagpapakamatay dahil nasawi ka, masama po yun. Tama? So, tignan po natin, ano ba yung music mo? Yung inyong pananalita, yung language mo, paano ka bang magsalita? Nakakalungkot lamang po, kahit nandirito ka na, yung salita mo, ganun pa rin. Para kang nasa labas, ano? How much more kaya pag nasa labas ka? Pero yung iba nandirito, okay magsalita. Pero pag nasa labas na, iba nang magsalita. So tignan po natin yan, kailangan maging consistent po tayo. And our appearance, mga kapatid. Ano ba ang appearance mo? A good church member will be consistent in his living, whether ikaw ay nasa loob o nasa labas ng simbahan, para ikaw ay maging isang good member ng church. Amen? Kailangan consistent po tayo dyan. Number 6, malapit na po tayo. Church member should pray for one another. Tignan mo yung katabi mo, pinagpe-pray mo ba yan? Tignan mo yung mga ka-member mo, pinagpe-pray mo ba yan kahit hindi humingi ng prayer sa'yo? Amen? Ano ang sabi sa James 5:16? Pray for one another, mga kapatid. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan.
Ako po ba, bago po ako ba mag-preach dito, pinag-pray niyo po ba ako? No? Dapat po, pinag-pray po natin. Si pastor po ba, kapag nandirito at mag-pray, mag-preach, pinag-pray mo ba? Ang kapatid mo ba na merong gagawin para sa Panginoon, pinag-pray mo ba? Ang kapatid mo ba na merong pangangailangan, pinag-pray mo ba? Sabi rito, pray for one another. For Paul requested prayer for himself. Ayon po rito. And he practiced praying for one another. He always pray for people everywhere. Hindi lamang po yung kapatiran mo, kundi yung mga kilala mo sa labas, kapitbahay mo, yung mga tao na gusto mong abutin, yung mga tao na gusto mong maligtas, dapat pinagpe-pray mo yung mga kapatid. Kasi tayo ay isang Kristiyano at kailangan pinagpe-pray po natin yung mga yan. Ano ang sabi sa Luke 18:1? Men ought always to pray. Okay? 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, mga kapatid. Dapat yung prayer time po natin, consistent po natin, nagagawa po natin, pinagpe-pray po natin yung ating mga kapatiran at yung mga taong nakapaligid sa atin. A good church member is one who pray for one another. Amen? Pinagpe-pray po natin yan. Number 7, matatapos na po tayo, dalawa na lang. Church members should be givers. Ayan, alam naman natin yan, ano? Givers, ano sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7? God loves a cheerful giver. So, alam na natin yan regarding sa tithes, no? A church can survive without givers, mga kapatid. Kaya kung hindi ka nagtithes, hindi mo po nasusuportahan ang pangangailangan ng simbahan. Okay, so dapat giver po tayo. At hindi lamang po sa pamamagitan ng pera o pinansyal, kundi sa pamamagitan po ng iyong lakas, mga kapatid. O nga, hindi ka nagtatrabaho at wala kang maisuporta pinansyal, pero ipagamit mo yung katawan mo. Ipagamit mo yung lakas mo para sa gawain ng Panginoon. Amen? God has a plan to support His work and it's called tithing. Good church member should be a giver, mga kapatid. And number 8. Ayan, malapit na po. Isa na lang pagkatapos ito. Church members should be witness for Christ. Amen? Dapat tayo po, mga kapatid, nagso-soul winning. Amen po ba? Kailan pa ba yung huling-huling soul winning mo? Sino po ba yun? Naalala mo pa ba? Baka hindi na sa sobrang tagal. Amen? Dapat po nagso-soul winning tayo, mga kapatid. Kapag ikaw po ay hindi nagso-soul winning, malungkot po ang buhay mo. Pag ako po nandun sa taas, umaga, tinitignan ko yung mga taong dumadate, mga members. Pag nakita ko ang yung naglalakad papunta rito, sabi ko, mukhang hindi nag-soul winning to. Malungkot eh. Ang bigat ng paay, no? Pero kapag nakita ko naman yung nandun sa malayo, abay, talagang malayo pa, nakangiti na, talagang parang nakita mo siya, excited mag-church. Aba, nag-soul winning to, no? Ibig sabihin, ang isang Kristiyano dapat nagso-soul winning. Kailan pa ba yung huling pagso-soul winning mo? Ano yung naranasan mo nung nagkaroon ka ng tao na witnessan mo? Di ba masaya? Masaya po yun, mga kapatid. So dapat po tayo, nagso-soul winning po tayo, ginagampanan po natin yung Great Commission ng Panginoon. Be willing to tell the gospel to every creature, mga kapatid. Sa lahat po ng kakilala mo, no, mga tao, dapat tayo po ay pinapakilala po natin ang Panginoon. Good church member are witness for Christ, mga kapatid. No? Napaka-importante po niyan. At yung huli, church member should be committed. Okay? Church member should be committed. Saan po? Committed to the cause of Christ, mga kapatid. Yung pong ginagawa natin dito, it's not in vain in the Lord, mga kapatid. Na tayo po ay nagko-commit sa Panginoon sa lahat po. Sa pag-church, sa pagbibigay, sa mga ministries. No? Yan po ay for the cause of Christ. So kailangan maging committed po tayo dyan. Committed to the well-being of the church.
Paano po ba natin na iniisip sa ating mga sarili? Paano po ba tayo makakatulong para umunlad ang gawain dito sa BBC Marilao? Okay? Dapat committed po tayo dyan. Isa po tayo sa nagiging kasangkapan ng Panginoon para ang church na ito ay lumago. Okay? Committed to the furtherance of the gospel, no? Doon sa pagpapahayag ng gospel ng Panginoon, dapat committed po tayo dyan. At wag na wag po natin puputulin yan. No? Kung may pagkakataon po kayo makasama sa Saturday Watch, kasi yan po yung mas mahaba yung oras para makapag-soul win, gawin niyo po yan. No? Mag-soul winning po tayo dyan. At kung magagawa mo naman yan, kahit hindi sa Saturday Watch, good po. Gawin po natin yan. Ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Okay? Steadfast, unmovable, dun sa ating mga commitment sa Panginoon. To give your all to Christ, mga kapatid. Ibigay mo po yung lahat, yung iyong lakas, okay? Yung iyong kakayanan, yung iyong treasures, no? Ibigay mo po yan para sa Panginoon at maging unmovable po tayo sa gawain na yan. Maging committed po tayo. Nandiyan ang diablo para po tayo ay guluhin, pero wag po tayo magpapaantig dyan. Okay? Maging steadfast po tayo and unmovable sa gawain ng Panginoon para tayo ay masabi na isang good members ng church na ito. And para sa ating conclusion, meron po lang akong dalawang tanong na gustong iatid sa inyo. What kind of a member are you this afternoon? Maaring yung mga nakarang pagkakataon, tayo ay maayos sa Panginoon. Pero sa pagkakataon ngayon, ano po ba ang katayuan mo sa harapan ng Panginoon? Nagaganap mo ba yung mga sinasabi dito sa atin ng Panginoon? Ito pong pitong mga bagay para masabing ikaw ay isang ideal or isang good member ng church na ito. What kind of a member are you this afternoon? Pangalawa, are you a help or a hindrance? Ikaw ba ay isang tulong sa simbahan na ito o ikaw ba ay isang hadlang sa gawain ng Panginoon? Kailan lamang pa makakasagot niyan, okay? At ang sabi rito, obey the Lord sa lahat ng pagkakataon. Amen? Obey the Lord. At doon lamang po nating masasabi na tayo po ay isang good members ng church na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa maikling preaching na iyan. Maraming salamat po sa mga salita na ipanagkaloob mo sa bawat isa. At sa pagkakataong ito, naunawaan po namin, nalaman po namin bilang isang membro na dapat po kami ay maging isang good members ng church na ito. Alam mo po ang aming puso, alam mo po ang aming pinagdaraanan, alam mo po yung mga naganap sa amin sa mga nakarang pagkakataon at nakita mo po kung kami nga po ay naging isang good member o hindi po naging isang good member ng church na ito. At sa pagkakataon ngayon, Lord, ikaw lamang ang nakakarinig o ikaw lamang ang nakakabasa ng aming puso. Sa pagkakataong ito, dalangin niya po namin ang iyong banal na spirito ang humamon po sa bawat isa. At makita po namin yung pong pangangailangan namin sa iyo, Lord. Habang ang lahat ay nakayuko, nakapikit, hindi ko na po haba na aking invitation. Kung ikaw ay kinausap ng Panginoon, anuman po yon, pwede kang lumapit sa harapan ng altar. Sige po. Amen. Nakita mo pang iyong sarili. Amen. Are you a good church member? Kung ang lahat
ng miyembro ay kagaya mo, ano kaya ang church natin ngayon? Amen. Sige po. Meron pa po ba? Let us pray. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa mga kapatiran na lumapit. Hindi ko po alam ang kanilang mga nilapit, pero alam ko po na nabasa mo po ang kanilang mga puso, nabasa mo po ang kanilang mga inilapit, Panginoon. Kami po ay my members ng Bible Baptist Church ng Marilao, at isa lamang po ang gusto namin, ikaw po ay mapaglingkuran sa pamamagitan po ng mga gawain dito. Pero hindi po namin magagawa yan kung hindi po kami magiging good members ng church na ito. Maraming salamat po, Panginoon. At sa pagkakataong ito, sila po ay nananalangin. Lord, dalangin ko nga po, bigyan mo po ng katugunan ang kanilang mga nilapit, Panginoon. Naniniwala po kami nung kami po ay sama-sama nagaganap sa iyong gawain, Panginoon. Kami po ay magiging good members ng Bible Baptist Church ng Marilao. Magiging madali po sa bawat isa at sa lahat po na nandirito na ang antas o ang level ng church na ito ay maging ideal. At gusto po naming ang bawat miyembro, ang church na ito ay maging ideal church ng mga iba pa po, Panginoon. Hindi po namin magagawa to sa pamamagitan po ng aming sarili. Magagawa lamang po namin to kung ikaw nga po at ang iyong banal na spirit po ang gagawa po nito para sa amin. Mahirap po ito, Lord, pero yan po ang inatang mo sa amin at gagawin po namin ito, Panginoon, sa aming lakas, sa iyong lakas, Panginoon. Ang gusto lamang po namin, Panginoon, kami po ay lagi mong antabayanan, Panginoon, sa mga gawang ito. Maraming salamat, Panginoon. At doon po sa mga may problema, alam po namin hindi po nawawala yan, Lord. At yan po ay kadalasan nagiging hindrance para sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, bigyan mo po ng katugunan ang kanilang mga problema. Magkaroon po ito ng kasagutan. Maresolve po ito, Panginoon. Upang sa gayon po, mas madali po para po sa aming mga kapatiran na maganap po ang inyong ipinag-uutos sa bawat isa. Na kami nga po ay maging isang good members, Panginoon. Maraming salamat po. Inaalala rin po namin si Pastor. Ingatan po siya at ang kanyang mga kasama. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Si po, maghanda na po tayo sa ating tithes and offering. Okay po. So habang namimigay po ng envelope yung mga usher, ano ko lang po na mayroon po tayong prayer vigil. So kahit po wala si Pastor, tuloy po yung prayer vigil natin. Okay po? Schedule po kasi natin yon. Sabi po ni Pastor, ano man daw po mangyari, basta schedule daw po, wag daw po natin kakansilin. Okay po? Okay na po ba? Okay na po. Akin pong tinatawagan yung mananalangin sa pagkakaloob. Maraming salamat po, Brother Rennie, sa iyong mensahe. Tayo po'y tumayo para sa ating pong pagkakaloob. Tayo sandaling manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat pong muli, Panginoon, sa araw na to na kami po ay nakasamba po, Panginoon, sa inyo sa umaga at saka sa hapong to, Panginoon. Lord, salamat po sa mga salita niyo po. At nawa, Panginoon, amin po itong maging sandata po sa mga araw po na darating po sa amin pong buhay. Kayo po ang magbigay ng mga desisyon po, Panginoon, sa amin pong mga gagawin. Tulungan niyo po kami. Kayo po ang amin pong maging kasama sa amin pong mga gagawin po sa amin pong buhay po, Panginoon. Lord, salamat po kay Pastor.
Siya po ang naghatid ng mensahe. Maging itong hapon po, Panginoon, si Brother Rene, salamat po sa mga mensahero po, Panginoon. Higit sa lahat sa message niyo po, Panginoon. Lord, salamat po. Maging sa amin pong tithes and offering, patuloy niyo itong basbasan. Maging gamit po sa patuloy sa church na ito na mayroon pong mga gagawin, pagkakagastusan. Lord, na maging tulong po yung tithes and offering po, Panginoon. Maging ang mga mission po na tinutulungan ng church na ito po, Panginoon. Kami po ay maging bahagi po sa mga mission po, Panginoon. At Lord, salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat miyembro ng church na ito. At maging sa mga hindi makapagkakaloob, Panginoon, sa ngayon ay itong darating na week ay pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang mga kita ay patuloy niyo po nga ibuhos ang mga pagpapala po, Panginoon. Upang sa ganitong gawain ay makapag-participate po ang mga anak niyo po, Panginoon, lahat na maging matapat sa pagbibigay. Salamat po sa lahat sapagkat aming po itong dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Okay po. Tayo po yung muling tumayot upang ipanalangin po yung ating kaloob. Tayo po tayo. Tayo po. Tayo po. Pagbibigay galang po sa ating panalangin. Okay po. Dakilang amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa maghapong pananambahan. Nawaya naging pagpapala po ito sa bawat isa. Nawaya tugunin niyo po ang mga nilapit ng aming kapatiran, Panginoon, sa inyo at nawaya maging maayos po, Panginoon, ang aming pamumuhay sa loob ng isang linggo na namang pong ito. Nawaya, balutin niyo po kami ng inyong mga salita, Panginoon, upang maging sandata po namin ito sa aming pamumuhay, Panginoon, upang mapaglabanan po namin ang lahat ng mga pagsubok at tukso na darating po sa amin, Panginoon. At Lord, dinadalangin nga po namin ang aming naipagkaloob, naway basbasan niyo po ito upang maging gamit sa inyong tahanan at sa inyong mga gawain. At patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. At sa aming pong pastor na marahil ay papunta pa lamang po, Panginoon, or nandun na po sa Cavite, Panginoon, upang i-celebrate, Panginoon, ang birthday ni Pastor Belmonte, Panginoon, naway maging pagpapala po siya sa kanyang presensya doon. At nawa, Panginoon, sa kanyang pag-uwi, ingatan niyo po siya, Panginoon. Sino man po ang kasama niya, Panginoon, nawaya tulungan niyo po sila sana silang makauwi ng maayos at may kaligtasan, Panginoon. At sa amin pong gagawing prayer vigil, Panginoon, nawaya tugunin niyo po ang aming mga panalangin. At nawa, Panginoon, magkaroon po ng victory ang bawat idudulog sa inyo mamaya, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ng Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Atin pong kantayin yung ating closing song. When the very start have purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price of doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Right is always right, and wrong is always wrong, and we separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in everything you do. Do right till the stars fall, do right till the last call, do right when there's no one else to stand.
Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right, do right. Okay po, in behalf po Pastor Butch Garcia, tayo po ay dismissed na. Okay po, mga 7 o'clock, start po tayo ng prayer vigil. Para po dun sa mga atin, 7 o'clock po tayo. DBBS staff, meeting po tayo dito sa right side ko. Thank you.